welcome back to my channel. Ngayong araw na to, gagawa po ako ng sweets. Ito po yung special na tinuro rin sa akin ng nanay ko. Bihira lang ang gumagawa nito, marami sa Bicol, pero iba yung recipe namin, may sikretong malupit. So, ang tawag po dito ay molido. Nagawa po siya sa pili. Ito po mga Kaloy's Kitchen, yan. Marami po kasing pili sa Bicol, kaya maraming nag-try na sumubok ng mga minatamis na pili or yung mga nilalagay ng sugar. Ang nanay ko iba pag nagluto, molido siya. So may magbibenta po ako at mamimigay din po ako sa araw na to. Samahan nyo ako kung paano lutuin ang pili molido. Mga Kaloy's Kitchen, kasi may balat siya eh. Itong pili na to may balat. So, kailangan maalis natin ang balat. So, ang gagawin ko, pakukuluan ko siya sa tubig ng mga at least mga 2 minutes. Okay. Isasalan ko na siya. Pag kumulo na, tsaka ako ilalagay yung pili. Tara po. Okay, mga Kaloy's Kitchen, kumukulo na po ang aking tubig. So, ihuhulog ko na yung aking pili. Yan. Kasi, pag hindi nyo po yan napakaingay sa labas. Pag hindi nyo po yan pinakuluan, mahirap pong tanggalan ng balat dyan. So, pag pinakuluan nyo po yan, hulas lang ng hulas. Ay! Nako! Hulas lang po ng hulas yan pagkakumulo na. So, ayan mga Kaloy's Kitchen. Mga 2 minutes, pwede ko na siyang patayin kasi mas malambot na yung balat, mas mabilis nang matanggal siya doon sa pinakang pili. Okay mga Kaloy's Kitchen, kumulo na po siya. So, pwede ko nang i-off yung apoy. Okay, mga Kaloy's Kitchen. Pwede ko na siyang haunin. At pagkatapos po nito, babalatan ko na. Yan. Hello, mga Kaloy's Kitchen. Malamig na po ang aking pili. So, ang gagawin ko ngayon, hulsuin ko lang siyang ganun. Ganun lang. Pakilapit mamalay. Mas madali na humbalatan ngayon ang pili. Okay, mga Kaloy's Kitchen, natapos ko na pong balatan ang aking itong pili po na lulutuin natin. So, ngayon, ang susunod na proseso ay babayuhin ko na ang pili. Okay, mga Kaloy's Kitchen, eto na. Sisimulan ko na siyang bayuhin or durugin yung pili. Pakitapat dito, mamalay. Yan. Okay. At ito pong aking lusong. Pamana pa sa akin to ng aking ina. Gawa ano kahoy nito, santol. Matibay. So, ang gagawin ko lang po, guys, babayuhin ko lang hanggang madurog po yung aking ito pong pili na lulutuin natin. Okay, mamalang ilapit mo dito, yan. Yan mga Kaloy's Kitchen. Nadurog ko na at nabayo ang pili. Ngayon po, tapos na siya. Ang susunod na gagawin ko, syempre lulutuin ko na po. Mga Kaloy's Kitchen, magsisimula na po akong magluto ng aking molido. So, dito sa kawali, nilagay ko na po dito ang aking mga binayong pili. Ayan. At meron na rin pong apoy yan, mga Kaloy's Kitchen. So, mga Kaloy's Kitchen, ibig sabihin, pag nilagay ko yung secret ingredients, magkita-kita na lang po tayo mamaya pagkatapos lutuin. Charan! Hi, mga Kaloy's Kitchen! Ito na po, luto na yung aking pili molido. So, ngayon,
ilalatag ko na siya dyan para i-slice ko na siya. Dahil nga pang benta po ito, so kailangan ko na siyang i-slice. Ganyan na po ang nangyari sa kanya kapag naluto na. Okay. So, after po yan, kailangan ko mga ka-Lawrence Kitchen ng dahon ng saging para mailatag ko ang aking molido. Dahil sobrang init siya, para ma-flat siya, gagamit din po ako dito mga ka-Lawrence Kitchen ng rolling pin. Sobrang init. Dahon ng saging kasi mabango. Hindi siya maglalasang kung anuman para sa ating pili molido. Okay. Ayan. So, ito na siya mga ka-Lawrence Kitchen. Napatag ko na. So, ang gagawin ko naman ngayon mga ka-Lawrence Kitchen, islice na po natin. Ganito lang siya. Pakita mo na lang, mamalay. Siyempre, aalisin natin yung mga retaso. Kasi hindi na siya kailangan. So, ganito kalaki ang prefer ko na pangbenta. Okay? Another one. Ito ginagamit ko kasi hindi siya dumidikit. Manual cutting po ito mga ka-Lawrence Kitchen. Pero pag umasenso na po ang aking business na molido, magbibili na tayo ng talagang pang cut na pare-parehas ang laki, pare-parehas ang timbang. So sa tingin ko naman ngayon, mukhang pare-parehas naman yung laki ng ginagawa ko. Swerte na lang makakakuha ng medyo malaki-laki. Bonus na yon mga ka-Lawrence Kitchen. So, dito naman, yan, gagawin ko siyang diamonds. Ganito lang, no? Mamalay, di ba? Yan. Yan. So, kasi diamond is forever, forever, forever. So, yung mga retaso, anong mangyayari sa retaso? Kakainin na po namin yan. After makat ng pa-diamond, para mas mag-dry din yung kabilang side, binabaliktad po namin yan. Kailangan po mga ka-Lawrence Kitchen, huwag natin siyang hawakan. Gagamit ako mamaya ng plastic sa aking mga kamay kasi mas maiiwasan po doon yung pagkapanis ng pagkain. Hindi naman to panisin dahil may oil siya. Na natural oil galing mismo sa nuts ng pili. Yan. Yan. Okay. Yan. So, kailangan natin baliktarin. Mas malinis po, huwag hahawakan ng kamay. Ganyan lang. Tatapusin ko lang po siyang i-slice and then mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano namin ibabalot. Okay? Yan. Ito na po mga ka-Lawrence Kitchen. Binabalot ko na yung aking pili molido. So, ganito ang aking proseso na ginagawa. Ayan. Sealed siya para hindi siya masira kaagad. At hindi pasukan ng mga kung ano-ano mga hindi dapat dyan pumasok na dun. So, guys, tatapusin ko lang po ang aking pagbabalot o pagsisealed ng mga molido ko. And then, mamaya, ipapakita ko po sa inyo ang finished product. Okay guys,
Natapos ko na pong balutin ang aking molido. So, ilalagay ko na siya sa kanyang mga container, yung mga lalagyanan. Kung maaalala nyo guys, pinagpilian ito sa FB, sa Facebook ko pala. Ito po ang aking pinagawa na pangalan niya. Magkaiba po yan. Ito, mas marami pong bumoto dito. At saka dito naman po, kami lang ng husband ko ang may gusto nito. So, sinali ko pa rin siya. So, magkaiba ang presyo. Dito po, iba ang presyo niya sa mas malaki at saka iba din po ang presyo babalot. Lalagay ko na siya sa lalagyanan. Yan, para mas lalong mas malinis yung aking gagawin. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Natin. Yan, guys. Okay. So, guys, tatapusin ko munang ilagay sa mga container and then papakita ko sa inyo. Ayan na, mga ka-Lorna's Kitchen, na ilagay ko na lahat. So guys, sana po, bagong business ko po ito ng Lorna's Kitchen. Sana po, supportahan nyo po. At kung gusto nyo pong umorder sa akin, before po na, kunyari, kailangan nyo po sa ganitong araw, siguro mga 3 days before, order na po kayo sa akin para magawa ko na po, mas maganda, mas bago, mas masarap. So, hindi naman kayo magsisisi kasi talagang napakasarap po nitong sweets na to. Kasi po, talagang pag gumagawa po nito dati ang nanay ko, ay talagang lagi siyang may pagmamahal, pasalubong sa mga kamag-anak sa abroad. Pwede rin po ito. So, guys, kasi ang iba, di ba, mga pulburon, mga ano, ito po, special po siya. Dahil pili po siya. So, salamat guys. Sana po nag-enjoy kayo. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa channel ko na Lorna's Kitchen. Bye!